Ang negosyo ay may malaking ginagampanan sa ating lipunan. Isa itong paraan para maibigay ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mga tao upang gumaan ang pamumuhay nila. Sa pagiging negosyante, nakapaglalaan ka na ng serbisyo sa iyong kapwa, kumikita ka pa. Ito ang dahilan kaya maraming pumapasok sa pagnenegosyo kahit malaki ang sugal dito. At alam nyo ba na marami na ring artista ang nagdedesisyon na mag-invest sa mga negosyo tulad ng restaurants, beach resorts at hotels? Ilan dito ay baka minsan nyo nang napuntahan o madalas ninyong madaanan dahil ilan sa mga negosyo ng artista ay popular na rin sa ating bansa. Isa-isahin natin ang mga restaurant na hindi mo alam ay pagmamay-ari pala ng mga sikat na celebrities dito sa Pilipinas. Bago tayo magsimula, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click mo ang notification bell para updated ka sa mga bago nating videos tulad nito. Vice Ganda at Daniel Padilla. Ang magkaibigang si Vice Ganda na 45 years old ngayon at si Daniel Padilla na 26 years old naman ang nagmamay-ari ng District 8 Manila. Ito ay isang bar and restaurant na itinayo noong August 2017 sa San Juan, Green Hills. Ito ay naghahain ng iba't ibang pagkain at inumin na may halong European at American. Nash Aguas. Si Nash Aguas ay pinanganak noong October 10, 1998. Siya ay kasalukuyan ng 23 taong gulang. 5 taong gulang pa lang ay umaarte na siya sa telebisyon. Nakilala natin siya bilang child star na nakapagpasaya sa atin sa Going Bulilit. Sa edad lang na 18 taong gulang, mayroon na siyang pinatatakbong Japanese restaurant na tinatawag na Moramen. Ninais daw ni Nash na maghain ng masarap na ramen sa murang halaga. Ang kanyang unang branch ng Moramen ay tinayo sa Sampaloc, Manila noong August 2017. At ngayon ay mayroon na siyang 8 branches na matatagpuan sa Metro Manila at maging sa mga probinsya kagaya ng Rizal, Cavite, Tarlac at Ilocos Sur. Bukod sa Moramen, siya rin ang nagmamay-ari ng Grilles na kilala sa chicken inasal nito. Bukod sa mga restaurant niya, sa edad lang na 20 taong gulang ay nakapundar na siya ng bahay sa Las Vegas, Nevada. Joel Torre. Si Joel Torre ay pinanganak noong June 19, 1961 sa Bacolod, Negros Occidental. Siya ay kasalukuyang 60 taong gulang. Taong 2003, itinayo niya sa Bacolod ang una niyang branch ng JT's Manukan Grill. Kilala ito sa masarap nitong chicken inasal na ideya na nagmula rin sa Bacolod City noong 1952. Ayon sa multi-awarded actor, mas malaki raw ang kinikita niya sa 29 branches nito kaysa sa pag-aartista. Madalas daw kasi ay mahigit 1 million pesos ang kinikita niya sa JT's Manukan Grill sa loob lang ng isang araw. Sharon Cuneta. Si megastar Sharon Cuneta Pangilinan ay pinanganak noong January 6, 1966. Siya ay kasalukuyan ng 55 taong gulang. Si Sharon Cuneta Pangilinan ay tinatawag na megastar dahil isa siya sa mga pinakasikat na showbiz icons sa Pilipinas. Si megastar ay sumabak sa pagnenegosyo at nagtayo ng restaurant katulong ng kanyang asawa na si Kiko Pangilinan. Taong 2009, itinayo nila sa Greenbelt ang una nilang branch ng mesa. Ang restaurant na ito ay naghahain ng tradisyonal na pagkaing Pinoy na may modern twist. Sa kasalukuyan, mayroon na silang mahigit 60 branches sa Pilipinas. Bukod sa restaurant, si megastar ay isa ring real estate investor at nagmamanage din ng 3 etaryang bukirin sa Alfonso, Cavite na tinatawag nilang Sweet Spring Country Farm. Erich Gonzalez. Si Erich Gonzalez ay pinanganak noong September 20, 1990 sa Cebu City. Sa kasalukuyan, siya ay 31 taong gulang.
Nagsimula ang kanyang showbiz career nang manalo siya sa Star Circle Quest noong siya ay 14 na taong gulang lang. Pero nagsimulang umusbong ang kanyang career nang pinagbidahan niya ang teleserye na pinamagatang 14. Si Erich at ang non-showbiz ex-boyfriend nito ang nagmamay-ari ng all-day breakfast restaurant na The Breakfast Club na itinayo nila sa Santo Domingo Avenue, Quezon City noong taong 2013. Ito ay naghahain ng tradisyonal na American, Korean, Asian fusion at Pilipinong mga pagkain. Sa ngayon, meron na siyang pangalawang branch nito sa Pasig City. Taong 2014, tinayo niya ang isang Italian restaurant na Piccolo Cucina Moderna sa Santo Domingo Avenue, Quezon City. Malapit lang ito sa una niyang restaurant na The Breakfast Club. At dyan na nagtatapos ang ating video. Sino sa kanila ang idol mo na nag-inspire sa'yo ngayon na magnegosyo na rin? Aantayin namin ang sagot mo sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Magkita tayong muli sa susunod na kabanata.